Ang saya-saya ko today kasi dumating na yung order namin na 5-in-1 coffee machine. So tingnan natin bakit siya naging 5-in-1. Samahan niyo ako, i-open natin ang box or mag-unbox na tayo ng coffee machine. So ayan, dinadahan-dahan ko siyang buksan kasi natatakot ako baka bilang alam mo yun, masira. Ayan, ang cute. Ang pinili naming color is color white. Charang! Darandang! Yan yung scoop para sa powder coffee. Ayan. Dinadahan-dahan ko siyang buksan kasi feeling ko mababasag. Pero hindi naman. Sobrang gaan. And ayun, ang cute-cute talaga. Tsaka gustong-gusto ko namin yung color. Napaka-linis niya tingnan. Sobrang ganda. At excited na talaga kaming itry. Ang tawag dito sa hinahawakan ko is adapter. Pero ito is para sa capsules. Ang tawag sa kanya is Nespresso adapter. Ito naman for dulce gusto. So far kasi wala pa akong capsule para dito. Ang meron lang akong capsule is for Nespresso. Ayan, so dalawa. Ang sabi, diba, 5-in-1, so dalawa. So ito yung isa. Ito eh, ang tawag naman sa kanya is ESE pad. Ang alam ko kasi for tea siya eh. Pwede ka maglagay ng tea powder dyan. I-brew niya ang coffee. Ngayon, nung binuksan ko yung compartment, doon nakalagay yung adapter for ground coffee. Tapos, yan nga sila. Yun yung mga blocks is yung tawag sa kanila mga adapters. Parang may kulang pa. Nasaan na siya? Ito naman ang tawag sa kanya is yung compartment, which is dyan mo ilalagay yung mga adapters. At itong hawak ko, water tank, obviously. So, ayun, nandun pala yung isa. Nung binuksan ko, nandun yung coffee compressor for ground coffee. Tapos, at the same time, yung K-cup adapter. Ayan, yung sa likod, dyan nilalagay yung water tank. So, according dun sa manual, always daw na may tubig yung water tank or else mag-overheat. Dyan ilalagay yung cup. Ayan, ang ganda. Sobra. Ang cute. Pati color. Ang ganda talaga. Now, ito yung lagay ng cup. So, pag tinanggal mo yan, pwede mo siyang lagyan ng big cup, pero para malagyan mo siya ng big cup, kailangan mo siyang hawakan. Kasi nagbabibrate yan pag ginagamit. So, baka matapon. Ayan, nakadisplay na siya. Yan yung mga capsules na binili namin. Iba't ibang flavors. So, ayan, itry natin isaksak and gamitin. Let's try sa coffee powder. Ayan. So, syempre, meron na siyang kasama scoop. One scoop. Ilalagay mo siya dun sa adapter. Tapos, yan. I-press lang ng press. Dapat, i-press mo ng mabuti para lumabas talaga yung bango niya. So, bumili rin kami ng glass cup. Nakalimutan ko yung tawag. Basta, cup siya. Tapos, hindi ko na video yung paglabas ng kape. Hindi ko alam. Ayan na. Lumabas na. So, sa tingin ko, ang bango-bango talaga. Tsaka, yun nga, off-road. Fruity. Bisaya. Bah. Tapos, try naman natin yung capsule. Ayan. Ipapasok ko lang siya sa adapter. Choose ka ng flavor na gusto mo. Kung anong meron kang flavor. Ano yan? Latte. Vanilla latte. So, ayan. Antayin natin siya lumabas. Once na nag-ano na siya, lumabas na yung coffee, maamoy mo talaga na sobrang bango, para kang nasa coffee shop. Ayan. So, tapos after nyan, syempre, mag-ready ka na ng milk, sugar, and ikaw na bahala kung paano mo siya titimplahin. And,
Ako kasi ayoko sa coffee ng may milk. Gusto ko lang talaga black coffee. Pero sige, try natin. Ayan, sige. Samahan niyo na ako uminom ng kape. Thank you for watching. Sa susunod ulit. Happy weekend po. Yan, ang sarap. Bye-bye.